Kilalanin natin ang Big Four Syndicate. Ito ang grupo na muntikang nang tumapo sa buhay ni Fernando Poe Jr. at Joseph Ejercito Estrada dahil sa pagtanggi nilang magbayad ng protection money. Sila ang gang na tumapo sa buhay ni Jess Lapid Sr. Kung sino at ano sila, tara, alamin natin sa history. Big Four. Yan ang pangalan ng isang grupo ng sindikato na nangingikil ng pera mula sa mga artista noong 1960s. Pinagbabantaan nila ang buhay, kaligtasan at imahe ng mga artista sa pagsira ng mga mukha nito sa pamamagitan ng pagbuhos ng asido. Si Luis Asistio alias Baby ang pinapangalan ng leader ng grupo. Siya ay kabilang sa isang political na pamilya sa Caloocan City, mortal na kalaban ni FPJ at Erap. Ika-21 ng Hulyo 1961, isang aktor na nagngangalang Boy Santa Romana ang nasawi sa engkwentro ng pakikipagbarilan mula sa mga pulis sa harapan ng isang studio. Siya ay kumpare ng isa pang aktor na kilala natin bilang si Berting Labra. Itong si Boy Santa Romana ay dati nang sinubukang kikilan ng Big Four, ngunit patuloy na tumangging magbigay ng lagay, kaya naman hinanting siya ng Big Four hanggang sa tuluyan siyang mapatay. Sa kasamaang palad, hindi lamang pangingikil ang trabaho ng Big Four Syndicate. Ilan din sa kanilang pinagkakakitaan ang kidnap for ransom, carnapping, pagnanakaw at iba pang illegal na aktibidad na fit sa isang grupo ng sindikato. Ika-12 ng Nobyembre 1962, ang naging punterya naman ng Big Four ay isang negosyanteng in-chief na nagngangalang Johnson Lee, na nagmamayari ng isang luxury sports car na pulang Ford Thunderbird. Nagpanggap na ahente ng sasakyan si Robert Chavez at bilang buyer naman si Romeo Vasquez. Nilapitan nila si Johnson Lee at sinabing interesado silang bilihin ang sasakyan kahit sa malaking halaga dahil kailangan ito ng aktor para may maipangporma at maipasikat sa kanyang mga fans. Napapayag nila si Johnson Lee na ibenta ang sasakyan nito. 10,000 piso ang napag-usapang nilang halaga. Maya-maya ay nagpaalam na si Romeo Vasquez na magpapapicture lamang sa mga fans nito. At ilang saglit pa ay nagpaalam naman si Robert Chavez na magbabanyo muna. Ilang saglit pa ang lumipas ay hindi na nakita pa ni Johnson Lee kahit anino ng isa sa dalawang lalaki. Tinangay na ng mga ito ang kanyang Ford Thunderbird at napilitan pa itong magbayad ng kanilang kinain. Ang sasakyan naman ay dinala ng dalawa kay Luis Asistio na siyang nagpapapalit ng kulay nito at nag-aasikaso ng paglipat ng papel ng sasakyan sa kanyang pangalan. Ito ay sapilitan nilang ibebenta sa ibang tao. Sa parehong buwan at taon naman ay nakuhaan din nila ng isa pang Ford Thunderbird na nagkakahalagang 22,000 pesos ang isang foreigner na naggangalang Di Song Duke. Ika-26 ng Desyembre 1962 ay pinutahan naman nila ang isa pang negosyanteng i-cheek na naggangalang Chi Pao sa opisina nito sa Quezon City. Sinubukan ng grupo na kikilan ito ng 20,000 pesos, ngunit walang ganoong kalaking halaga ang negosyante ng panahong iyon. Kaya naman kinaladkad siya ng grupo papunta sa hideout nila at pinatubos na lamang sa asawa nito. Pinagbantaan nila ang asawa nito na kung gusto pang makitang buhay si Chi Pao ay tubusin niya ito. Sunod-sunod ang mga naging operasyon ng Big Four dahil ginawa na nilang kabuhayan ang mga illegal na gawain, lalo na ang pangingikil sa mga artista gaya na lamang noong ika-9 ng Hunyo 1962. Si Berting Labra ay dinukot ng mga kasabot na pulis ng Big Four dahil nauna na itong tumanggi ng subukang kikilan ng 5,000 piso ng grupo noong nakaraan. Nilimas ng grupo ang relo at mga alahas na suot ni Berting at pinagbantaan ang buhay na kapag hindi ito nagbigay ay masasawi na ito sa susunod. Nagtago si Berting kasama ang kanyang pamilya dahil sa takot, kaya naman bumagsak ang kanyang karera, dagdag pa na wala ng producer o director na nais nang kunin siya dahil sa pangamba na kung sakaling abutin ng Big Four si Berting habang sila ay nagsushooting, ay masisira din ang kanilang pelikula. Isa pang sikat na artistang kilala bilang si Chiquito ang kinikila ng grupo. Nilimas na mga ito ang kabuhayan at mga ipon ng artista, kaya nang mapuno ito ay nagdesisyon itong magpulis at isugal ang lahat ng natitira sa kanya. At kung sakaling atakihin siya ng grupo ay may mga kasama siyang iba pang kapulisan. Nakilala siya bilang si Sargento Augusto Pangan taong 1963 nang ang kilalang mga artista na sina Joseph Estrada at Fernando Poe Jr. ay nagsalita at in-expose ang mga pagbabanta na ginagawa sa kanila ng Big Four.
Balitang-balita noon na naghanda na raw ang dalawa ng mga armas na maaaring gamitin nila laban sa Big Four dahil sila ay tumangging magbayad sa mga ito. At si Erap Estrada di umano ay gumawa pa ng Last Will and Testament. Mula sa dyaryo ng The Manila Times na pinamagatang Estrada and Silence Tells All on Big Four. Ang pagbabanta ni Estrada na pagpapahayag ng katotohanan ukol sa sindikatong Big Four ay nagresulta ng isang pamamaril sa lobby ng PhilAmLife Building Linggo ng gabi, kung saan aksidente di umunong natamaan ng bala si Oscar Roncal na isa ring artista at kamakailang inaresto ng tinatawag na untouchables dahil sa kasong pagnanakaw. Mula sa pahayag ni Estrada sa NBI, siya raw ay pinagbantaan ng Big Four noong nakaraang taon, 1962, at humihingi ito ng 4,000 kapalit nang hindi nila pagsira sa kanyang mukha. Isang producer di umano ang nagbayad nito para sa kanya. Si Edgardo Pascual alias Ging ang unang lumapit sa kanya sa LVN Studio. Dati nang nakasuhan itong si Pascual ng grave threats at illegal detention ng direktor na si Armando Garces. Pinangalanan rin niya ang patrolman na si Lorenzo Meneses at Pedro Ramirez ng Quezon City Police na kabilang sa grupo ni Pascual na nangingikil sa kanya. Sa kanyang pagtanggi ng pagbabayad sa grupo ni Pascual, siya raw ay ipinaubayan nito kay Luis Asistro alias Baby. Kasalukuyang nasa lokasyon ng taping ng Pulong Diablo sa Obando, Bulacan si Estrada nang puntahan siya ni Rolando Meneses kasama ang grupo nito na sina Pedro, Pita Rebolio at Restituto Resti Santos. Sinabihan siyang gusto daw siyang makausap ni Baby Asistro. Sa kanilang pagkikita noon sa isang bahay sa Caloocan, siya ay hiningan nito ng 4,000 kapalit ng isang lumang kotse at ito naman ay tinanggihan ni Estrada noon at sinabing wala siyang ganoong kalaking pera. Kinakalaban mo ako? Di umano ang malasigang sagot ni Asistro sa kanya, sabay turo sa 7 armadong lalaki na kasama nila sa loob ng bahay. Binalaan siya ni Asistro na tandaan ang mukha ng mga lalaking iyon dahil isa sa mga ito ang tatapos sa kanya kung patuloy niyang kakalabanin ang grupo ng Big Four. Matapos nito ay napagpasyahan ni Estrada na hindi na magpatuloy sa taping ng kanyang pelikulang Pulong Diablo dahil madaraanan pa rin niya ang Caloocan na siyang lugar ng sindikato upang makapunta sa lokasyon ng taping. Upang maisalba ang pelikula ay nagbayad na lamang ang producer ng 4,000 piso kay Asistro para sa kanya. Ngunit hindi pa rin natigil ang panghaharas ng grupo. Patuloy pa rin ang pagdaan nito sa bahay ni Estrada sa San Juan habang iwinawasiwas ang mga armas nito at isang branding iron. Sinabi ni Estrada na matapos siyang puntirihin ng grupo ay isinunod naman nito si FPJ, na gaya niya ay tumangging magbigay ng pera sa sindikato. Parehong nasa abroad upang magtrabaho sina Estrada at FPJ nang mabuo ang grupo ng kapulisan na tinatawag na Untouchables, na may layuning puksain ang Big Four. Nang umuwi si Estrada ay agad siyang kinontak ng task force at nangakong tetestigo laban sa Big Four. Ayon kay Estrada, nang malaman ni Rolando Meneses na siya ay kinontak ng NBI ay pinuntahan siya nito kasama sina Zaldi Jornak, Gregorio at Cecilio Chico. Sa kanilang pagkikita ay agad siyang kinumpronta ni Montes at sinabing, "Siga ka na ngayon, sinasalubong ka pa ng NBI." Ayon naman kay Estrada, sinugot niya si Montes na wala na siyang pakialam dito. Patuloy silang nagsagutan hanggang sa aktong parang may bubunutin si Montes. Kaya naman bumunot din itong si Estrada at tinutukan si Montes ng kanyang magnum revolver. Ngunit nang makitang walang dalang armas ang grupo ni Montes ay tinadyakan na lamang niya ito. Pagkatapos ay ibinigay ang kanyang revolver kay Roncal habang hinahamon ng suntukan si Montes. Ngunit walang suntukan na naganap dahil habang iniaabot niya ang revolver kay Roncal ay nahulog ito at pumutok pagkatama sa sahig. Kaya naman aksidenteng natamaan si Roncal sa kaliwang binti. Pinatunayan naman ito ng pataas na tama ng bala kay Roncal. Ayon kay Estrada, wala naman daw silang alitan ni Jornak at kaya lamang ito nagtestify laban sa kanya ay upang maprotektahan lamang si Montes. Itinanggi rin niyang babaeng artista ang naging ugat ng barilang nangyari. Sinabi din Estrada na hindi patas ang kaso ng grave threats and maltreatment na isinampa sa kanya ng mga pulis, lalo na at hindi man lamang tiningnan ang angulo ng panig nila ni Roncal. Matapos ang engkwentro sa PhilAmLife Building ay lumala ang resback ng Big Four kay Estrada.
Matapos nito ay napagdesisyonan ni Estrada na manatili sa bahay ni FPJ. Nanirahan sila ng magkasama at nag-imbak ng mga armas na kanilang itinago sa iba't ibang bahagi ng bahay para kung sakaling sila ay salakay ng Big Four ay makakalaban sila kahit paano. Dito rin niya ginawa ang kanyang last will and testament na nagsasaad na kung sakali siya ay makitil, tanging dalawang tao lamang ang may kagagawa nito. Iyon ay si Luis Asistio at Edgardo Pascual. Ang mga kopya nito ay ipapadala kay Pangulong Diosdado Macapagal, Police Chief Dominador Garcia at iba pang opisyal. Ito ay nakitil ng grupo ang isang aktor na si Jess Lapid Sr. Habang ang task force naman na Untouchables na pinamumunuan ni NBI Agent Epimaco Velasco ay patuloy sa kanilang pag-usig sa grupo dahil sa pakikipagtulungan nila Estrada, FPJ, iba pang artista at iba pang naging biktima ng Big Four ay isa-isang nahuli ang mga miyembro ng Big Four kasama na ang itinuturing na leader ng grupo na si Luis Baby Asistio. Pinatawan sila ng life imprisonment taong 1964 ni Justice San Diego na siya ring nagpataw ng hatol na kamatayan sa mga gumawa sa aktres na si Maggie De La Riva. Ang mga artista namang naapektuhan ng pangingikil at pananakot ng Big Four guy ni Berting Labra ay natulungan ni FPJ upang makabangon muli sa pamamagitan ng FPJ Productions na nagbigay ng mga projects at pelikula sa mga ito. Nagkaroon naman ng pagpapatawad at pakikipagkaibigan si Estrada at Asistio sa isa't isa matapos itong makalaya pagkalipas ng 13 taong pagkakakulong. Hanggang dito na lang kayo. Anong masasabi nyo sa kasaysayan ng Big Four Syndicate? I-comment lamang ang inyong saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.